ay si The Hitman, si Rene J, na mukhang ready-ready naman sa mga sagutan, no? Rene, no? Okay lang. Okay lang. Mamaya magkakaalaman tayo dyan. Pero eto, simulan na natin ah. Kasi alam naman nating lahat o naririnig-rinig natin habang nagsisiupo yung ibang mga blacklist dito. Ayan, sige, upo muna kayo. Na, ako Rene J daw. Nasa kasalukuyang support meta daw tayo kung tawagin. Tapos ang daming nagsasabi mula sa iba't ibang mga regions na buti na lang daw hindi naglalaro ngayon si Oh My Venus. Maraming nagsasabi talaga nun. At ngayon na ikaw yung next in line, ano ba yung parang mga nagiging usap-usapin nyo na plano? Parang paano mo ba ma-embody yung alam naman natin na, na talagang naging role ni Oh My Venus previously ngayon papasok sa second half ng MPL Philippines Season 12? Siguro yun nga yung ano, yung Season 11, di ba, katim ko si Ma'am Shu. So, yung mga command niya tsaka yung mga iba niyang ginagawa, tiyatry ko, ano, gayain yung iba. So, yun. May mga tips. Mga tips. O, bali-balita ko nga kasi parang napadaan ako isang beses sa live kasi nire-re-stream nila yung live, di ba? Tapos parang, napipick up talaga ni Rene J yung mga tips, gano'n, sinasabi talaga nila. And moving on naman, speaking of tips, kasama ka din sa recent na naging trip sa MSC nung lumaban na ang Blacklist internationally. Doon ba meron kang mga specific o mga particular na mga na-pick up din na tips doon sa trip na nasamahan mo sila? Parang same lang naman nung ano nung season 11 kung paano kami mag-prepare, parang ano lang. Parehas lang naman siya. So, ang pinaka ano lang sa inyo kasi first time ko sa international. So, ang sarap sa feeling kasi na-try ko na. Kaya medyo ano, konti na lang yung pressure sa akin ngayon kasi yun, na-try ko na rin sumama sa mga ganung tournament. Mas inspired na no na ilaban talaga ang M5 para maulit yung experience. At dahil dyan, speaking of experiences, onting ano tayo, throwback din, may tatanong ako sa'yo. Kasi ang kakatapat nyo ngayon, RSG, namimiss mo na ba si H2? Oo nga eh. Sayang, di ako nakabawi sa kanya. Tinalo ko last season nun eh, tas umalis. Hindi nagpabawi, no? Hindi nagpabawi sa akin. Ngayon sana siya lumaban sa akin. Nakapag-practice na ako. Eto. Sayang. Kung nanonood siya, sige. Ano yung isang mensahe na gusto mong sabihin kay H2 ngayon? Wala. Yun, ingat palagi kasi hindi na siya naglalaro dito. Tas nod ka sun sa laban namin pagka may time ka. Parang sinabi niya na pag nanood ka, dito ka sa Blacklist sumuporta, hindi sa RSG, pagka ganon. Pero tignan natin kasi marami pang pwedeng mangyari. Good luck sa ating mga maglalaro mamaya at oras na yata para ituloy na natin yung action. Kaya naman ibabalik na natin dito sa ating mga casters. Casters, back to you. Maraming salamat, The Hitman at The Pink Woman. Gusto kong babaran yun kasi hindi gumana kanina. Pero siyempre, nakita natin na talagang ready si Rene J. At gusto niyang ipakita kay H2 na kaya na niyang sumabay, di ba? Diba, yung experience na meron siya galing sa international scene, di ba? Parang gusto niya nga daw ulit maulit. And yung sinabi niya doon na walang bawi kay H2. Nakaasi. Parang yun yung tipo na merong mga mantatrash talk sa'yo in-game, pero sinesend lang kapag tapos na yung game. Wala ka talagang bawi. Walang bawi. Parang sa customer lang yan. Ay, nako, di ba? So, I think alam na natin kung ano yung mga i-expect para sa magkabilang kupunan. Nabanggit mo kanina, no, na ito pa lang si Light ay nakapag-Angela na rin, di ba? Oo, isang beses siya nakapag-Angela. Although, malaki nga yung naging changes sa pagdating sa comfortability kasi talaga ni Light when it comes to the setter tanks. Pero dahil nga nagre-revolve na talaga tayo sa mga utility supports or roam, kaya kailangan talaga may maipakita siyang bago. Although yung bago nga, binanggit din ni QWERTY yung Minotaur na